Magandang hapon! Kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong hapon po ng July 18, 2024 na kung saan sa ngayon ay patuloy pa rin natin na binabantayan ang dalawang sama ng panahon na nasa loob at labas ng ating area of responsibility. Ang nasa loob po ng ating PR ay nakalampas na po sa ating kalupaan at nasa baybayin na po sa kanlurang baybayin ng Batangas. Pero dahil po sa pinagsamang epekto nito at ng habagat ay nagdudulot pa rin ng mga isolated rain sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. At bukas, patuloy pa rin ang paglayo niyan at posibleng lalabas na sa ating area of responsibility. Pero kasabay ng paglayo niyan ay ang unti-unti naman na paglapit at papasok na po ang isa pang sama ng panahon na nasa silangan ng ating bansa at lalakas yan na bagyo habang nandito na sa loob ng ating PR at kikilos panopataas na patuloy po na magpapalakas ng habagat na siyang patuloy na magdudulot ng maulan na panahon dito po sa ating bansa, lalo na po next week. Malakas na bugso ng habagat ang isa pa natin na paghandaan, lalo na po next week hanggang sa matapos po ang buwan na ito. At ito nga pinapakita ng forecast model na ating ginagamit hanggang po sa susunod na dalawang linggo o hanggang sa matapos ang buwan na ito ay posible pa rin ang mga sama ng panahon na mabubuo at ang development pa rin ng mga yan ang ating babantayan. At sa lagay po ng ating panahon, ngayong hapon ay maulap ang kalangitan with isolated light to heavy rain sa malaking bahagi ng Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, malaking bahagi ng Kabisayaan, Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Sogsergen, Davao Region, Caraga at maulap ang kalangitan with isolated rains rin sa ilan pang bahagi ng Central Luzon at ilang bahagi lamang po ng Northern Luzon. At mamayang gabi po ay posible pa rin ang mga isolated light to heavy rain sa malaking bahagi ng bansa lalo na po dyan sa may Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, malaking bahagi pa rin ng Kabisayaan, Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, ilang bahagi ng Central Luzon at Ilocos Region. Kaya mag-ingat pa rin po tayo sa mga banta pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa atin naman pong mga baybayin, wala naman po tayong nakataas na namang gale warning signals, pero iba yung pag-ingat lamang po kung papalaot tayo. Lalo na po dyan sa kanlurang baybayin ng Southern Luzon dahil nandyan po yung habagat na nagdudulot ng maalon na panahon. At iwasan muna natin ang papalaot sa silangang baybayin ng Visayas dahil nandyan naman po yung sama ng panahon na ating minomonitor. So yun po ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing, sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless.